Sunod-sunod man ang kontrobersyang kinahaharap ng Philippine National Police, sabi ng pinuno nito na kung datos ang pagbabasehan, bumaba naman sa kabuuan ang bilang ng mga pulis na nasasangkop sa mga krimen. Si Mela Lesmoras sa detalye. Rise and shine, Mela. We assure you na lahat po ito ay talagang may hustisya po rito. We will do our job with the National Police Commission, administrative cases, and we will make sure to the PNP that criminal cases will also be filed here. Ito ang pangako ni DILG Secretary Benher Abalos sa gitna ng kaliwatka ng kontrobersya na kinasasangkutan ngayon ng mga pulis sa bansa. Naungkat kasi ito sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations ukol sa panukalang pondo ng kagawaran at kanilang attached agencies para sa susunod na taon. Ayon kay PNP Chief Benjamin Acorda, may mga hakbang na para mapagbuti pa ang kanilang serbisyo at maiwasan na ang mga anomalya sa kanilang hanay. Sabi niya, kung pagbabasa sihan nga ang datos, bumaba na ang bilang ng mga pulis na nasangkot sa maling gawain ngayon. Dapat kung may mali, mali talaga. Hindi kinakampihan, hindi kinakanlong, hindi tinatago. Talagang nagkataon lang po na sunod-sunod, but in its totality, if my premise is correct that if we are going to compare yung police officers who are meted penalties, for the previous year, almost 2005 po. And for this year, for the same period, mga almost 1,004, or bumaba po ng 85%. And going back, if my premise is correct, malayo pong mas kukunti po ang gumagawa na pulis na gumagawa ng kalokohan. Kumpara ngayong 2023, mas malaki ang panukalang pondo ng DILG para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 262 bilyon pesos. Suportado naman yan ng maraming mambabatas, lalo pat mahalagaan nila ang gampanin ng kagawaran para sa bansa. It plays a vital role in maintaining peace and order, efficient local governance, and providing services in times of disaster. The DILG is the cornerstone in the nation's pursuit of stability, progress, and resilience. Bukod sa DILG, humarap din sa kamera ang mga opisyal ng DICT sa pangunguna ni Secretary Ivan John Uy para sa hiwalay na deliberasyon ng kanilang panukalang pondo kasama ang kanilang attached agencies na nagkakahalaga ng halos 10 bilyong piso. We ask that the honorable representatives here today support the proposed budget of the DICT and our attached agencies as we work toward the country's digital transformation. The department firmly believes that digitalization is one of the greatest, most powerful tool, not just to improve the ease of doing business, but as a means to reduce or eliminate graft and corruption. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy ng mga mambabatas ang deliberasyon ng budget para naman sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Mela Lesmoras para sa Bayan.